Showbiz fanatics, malapad na balakang at malaking katawan ni Julia Montes, usap-usapan ngayon sa social media. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy ay nais ko po munang ipaabot ang aking pasasalamat sa lahat po ng mga true, sa lahat po ng mga Coco Jewel fan na lagi pong nanonood ng ating mga updates. At ngayon ay talaga namang pig-usap-usapan nga ngayon sa social media ang mga issues and mga balita patungkol sa kanila. Dahil dyan nandito ang ilan sa mga komento mula sa ating mga viewers and subscribers. Unahin na natin si Ma'am Lily Adinho. Sabi ni Ma'am Lily Diorio. Thank you very much, vlogger, for reading my comment. And pag-shoutout dito sa Valley Center. I wish FPJ will continue for more many years. The teleserye here in the US, it lasts many years, 30 some or 40 to 60 years. I used to watch Guiding Light and my favorite actress there is Reba. Coco is very intelligent man and a very handsome guy. He's really good actor and producer. He helped a lot of people too. We really admire him and so proud of him. We love you, Rodel Pacheco Naciano, Coco Martin from Valley Center, CA, USA. Thank you so much po sa lahat po ng mga viewers po natin from Valley Center, USA. And thank you, Ma'am Lilio Diorio, for being one of our legit viewers and subscriber to our channel. And thank you also for supporting Coco Jewel. Thank you po. Sabi ni Miss Marina Ricalde, mahirap mawala. Mahirap talaga mawala ang isang bida, magsa-teleserye man o sa movie. Tatak na sa ating puso't isipan ng madla ang isa sa magaling na king action star. But anyway, kailangan din niya mag-take rest and take time to his own family. Diba, for 7 years na po ko si Idol Coco Martin sa kanyang project na teleserye FPJ ang Probinsyano. Tunay na minahal ng buong media, madla, especially ang solid Coco Jewel fans na talaga namang simulat sa pool na nagmamahal, tumatangkilik sa kanilang dalawa. Coco Jewel forever and God bless and good luck. Ayan. Salamat po Miss Marina Ricalde for your beautiful comments and salamat din po sa pagiging solid Coco Jewel natin, ano? Dahil talaga namang tumatak talaga yung teleserye na ginawa po ni Mr. Coco Martin and Julia Montes. Sabi naman po ni Miss Emma Victoria Fernandez, sa akin kung ayaw, okay lang, nagustuhan mo pag-arte nila kaya mo pinapanood, kaya wag na tayo maghanap pa ng kung ano pa man kaya sila umasenso, eh, dahil na lang na magaling sila umarte. Kung hindi ba magaling umarte, isisikat yan kasi kaya sila, di ba? Hindi kaya natin pinapanood ay dahil sa galing nila pagdating sa arte, yun ang importante, at matulungin naman sila sa pamilya. Ibang artista at ibang tao ay okay na yun, wag na nating halungkatin pa buhay nila. Gusto nila tahimik na buhay, yun na lang, tumahimik na lang din tayo. Kung gustong panoorin, tanoorin mo, kung ayaw mo, wag mo. Kaya sila napunta sa ganyang buhay ay pinaghirapan nila yan, nagtiyaga, kaya ayan, may nilaga sila, diba? Aprobado ng Diyos ang pinayagan na umasenso, kaya ayan, umasenso sila. Ito naman po isa sa mga komento ni Ma'am Emma Victoria Fernandez. Sabi pa niya, bakit ka ba nanonood? Di ba nagustuhan mo sila? Nagustuhan mo ang pag-arte nila? Kaya ka nanonood? Kaya wag niyo na lang lagi sabihin may ambag kayo. Kaya sila na magandang buhay nila dahil nagustuhan yung pag-arte nila at nagwapuan sila kay Coco at nagandaan sila kay Julia. Kaya sila sumikat, yan susi ng tagumpay nila. Kung tahimik sila ang buhay nila yan, wag nating questionin yun. Suporta na lang natin kung anong gusto nila, na manahimik ako, masaya ako, dahil kahit sa huli, pinalabas nila si Julia, nakita sila ni Coco. Masaya na ako doon. Antay ko palabas ulit nila dalawa. Sana may part 2 ang Probinsyano. Ayan. So marami po talaga nagre-request na
Sana nga ay may part 2 ang probinsyano kasi nga hindi naman namatay si Cardo. Hindi katulad po ng mga kasama niya sa teleserye, talagang nagkandamatay. Parang nagbibigay ito ng signal na parang may part 2 ang teleseryeng ito, no? So, salamat po sa inyong mga komento. Please, mag-comment lang kayo sa ating comment section na related sa ating latest updates. So, bago natin umpisan ang ating mga videos for today, panoorin natin ang mga video clip na ito. Na nagdadalang tao siya. Sino? Hindi. Nataka ako, te. Bakit walang mga close-up shot? Huwag kayo lumapad. Buntis na, te. Kung hindi buntis, eh, totoo kayang engaged. Sino? Naging usap-usapan nga sa social media ang isa na namang trending na pagtatapos ng teleseryeng Ang Probinsyano. FPJ Ang Probinsyano na tinaguri ang isa sa pinaka-longest running teleserye sa buong Pilipinas na umabot lamang ito ng 7 taon. Ayon nga sa mga manonood ay talaga namang nagdulot ito at talaga naging parte na ng kanila pong buhay ang panonood ng teleseryeng ito. At naging trending din ang pagkikita ni Cardo Dalisay at ni Mara sa mga huling segment or huling tagpo ng teleserye kung saan ay pinakita nila na talagang hanggang sa uli ay silang dalawa talaga ang itinadhana. Kabilang pa dito ay nagtrending din ang talaga namang mga scene na hindi natin inaasahan na ganun pala ang magiging pangyayari. At umabot lang naman ng almost 500,000 na mga live na nanonood ng sabay-sabay for 2 hours yung kanila pong pagtatapos. Ngunit, nabuhay muli ang usap-usapang buntis ang kapamilya actress na si Julia Montes. Bakit po? Sa Showbiz News Now na pinag-usapan ni Christy Permin, Wendell Alvarez at Morley Aliño ang tila lumalaking katawan ni Julia. Hanabi ni Nay Christy na napansin ang paglaki ng balakang ng aktres kaya naman hindi anya maluloko ang kanyang paningin. Hindi po ako dadayaan ni aking paningin, sabi niya. Kayo rin po siguro. Ang laki-laki po ng balakang ni Julia. Eh hindi ko pa po pwedeng lansingin ang utak ko kung hindi ang isipin na nagdadalang tao talaga siya. Hindi naman ganun ang katawan ni Julia, pahayag ni Nay Christy. Ayon sa batikang kolumnista, ito ay ang dahilan kung bakit hindi nakapunta si Julia sa burol ng namayapang veteranang aktres na si Susan Roses. Ipinagdidiinan din ni Nay Christy na malaki ang katawan ni Julia kahit nakatalikod. Nandoon lahat-lahat ng cast, crew, staff, production staff ng Ang Probinsyano, wala si Julia. Anong na-headline? Kapag nagdadalang tao raw, bawal pumunta sa burol, bawal pumunta sa patay. Ako po talaga, pinaulit-ulit ko po talagang mapalaki ko po ang katawan ni Julia kahit nakatalikod, dagdag pa nito. So, ganyan nga ang naging pag-uusap ni Christy Permin kasabay ng kanyang mga banters doon po sa kanyang YouTube channel sa Showbiz News Now na kung saan ay talagang pinagpipilitan nga ni Manay Christy Permin na itong si Miss Julia Montes ay nagdadalang tao kasabay ng pagbigay din ng hint ni Mr. OG Dia Showbiz Update sa kanyang channel ay pinagdidiinan naman ng isa sa kanyang mga kasamahan doon na tila baga hindi pinupokus sa katawan ni Miss Julia Montes ang mga shots niya sa huling tagpo ng FPJ Ang Probinsyano. Sa OG Dia Showbiz Updates naman ay pinagtanggol ni Mr. OG Dia si Miss Julia Montes na baka naman daw espekulasyon lang ng marami yon at porket daw ba malaki ang balakang at tumaba ay buntis na. Pero hanggang sa ngayon nga ay hanggang yun pa rin ang paniniwala ng lahat ng mga netizen at marami naman po ang masaya kung ganun nga ang pangyayari. So dahil dyan, ano po ang inyong masasabi? Comment down below. Don't forget to like and subscribe for more updates. Thank you for watching.